Magandang araw ng linggo po mga bayang karerista. Magbibigay na po tayo ng tip at impormasyon para sa araw na to, June 16, 2024. Tara! So mga bayang karerista, ngayong araw ng linggo, dito po gaganapin ang second leg ng Triple Crown Stakes Race, Hopeful Stakes Race, second leg po yan ha, at saka yung 3-year-old locally bred stakes race. So, pakita ko lang po sa inyo ang lineup po, mga bayang karerista. Po. Kikita nyo naman, medyo madami, makapal po ang lineup. So, mga bayang karerista, ang start time po ng karera ay sa ganap na alas 2 ng hapon bukas. Ah, araw na linggo, alas 2. So, dito po sa race number 1, 3-year-old and above maiden race. First choice po, entry number 5, Memory of the Sun. Ito pong Memory of the Sun, kung matatandaan nyo, may takbo po ito na nasegundo. Malakas po ang laban niya noon, mga bayang karerista ha. Para sa akin po, ngayon po, medyo gumaan po. Ito rin po yung mga nakakalaban niya, pero nawala po dito yung magaling noon. Ang second choice ko po dito, itong entry number 2 na si Wildcat. Itong si Wildcat po, mga bayang karerista, nasegundo rin po ito nung huling takbo. Tingin ko, may tsamba naman po ito. Naglagay po ako ng third choice, yung entry number 7, Sound of Silence. Medyo tinitignan po natin itong kabahin na ito. Mukhang may ina po ito. Kaya lang alam nyo, medyo pabago-bago dahil mga maiden po ito, pabago-bago ng takbo. Wala pong permanente mga takbo sila rito. So dito po sa race number 1, first choice po, entry number 5, Memory of the Sun. Second choice po, entry number 2, Wildcat. Third choice po, entry number 7, Sound of Silence. So dito na tayo sa race number 2, mga bayang karerista, 1,800 meters, 3-year-old locally bred stakes race. Yan po. First choice po, couple entering 2 and 2A, The Kiss and 2A Primavera. So yung The Kiss po, isang matuling kabayo, mga bayang karerista. Ito naman Primavera, nung nakaraan po, nung tumakbo po ito, medyo disappointing po yung tinakbo niya, parang nagulat. Parang nabigla, mabigat ang laban, magagaling yung nakalaban, yun po ang napapansin ko. Ang second choice ko po dito, mga bayang karerista, itong entry number 9, Every Sweat Counts. Baka tumapos po ito eh. Nung panalo nito nung nakaraan, convincing po mga bayang karerista ha. Ganda po ng tinapos nito ni Every Sweat Counts. Pwede na pala itong bumalik. Sumunod, mabumalik. Nasa unahan, kinana siya, tapos bumalik pa. So, think, malaki po ang panalo nito. So dito po sa race number 2, first choice po, couple entering 2 and 2A, The Kiss and 2A Primavera. Second choice po, entry number 9, Every Sweat Counts. So dito na tayo sa race number 3. Hope, second leg po na Hopeful Stakes Race po ito ha, mga bayang karerista, 10 runners po. First choice po, entry number 7, Wolf 359. Ito pong si Wolf 359, ang ganda po ng panalo nito sa locally bred stakes race. So, convincing po. Ngayon po, 1,800 meters, sumaba pa. Tingin ko, lamang pa rin po yung kabayo na to. Ang second choice ko po dito, itong entry number 8 na si Boss Lady. Papatnubay na po ni JB Hernandez yung kung sasakay dito. Tingin ko po, mag-uumento po itong kabayo na to, mga bayang karerista. May panalo po yan. So, dito po sa race number 3, first choice po, entry number 7, Wolf 359. Second choice po, entry number 8, Boss Lady. So dito na tayo sa race number 4. Ito, dito na po gaganapin ang second leg ng Triple Crown Stakes Race. 8 runners po ang magsisitakbo dito. Ako po, ang first choice ko po dito, couple entering 6 and 6A. Authentication and 6A added, haha. So 1,800 meters, tingin ko po, madidiskartihan na po ng maganda to. Ang dami yung matulin dito, mga bayang karerista ha. Kagaya po ni Worshipful Master, King James, Batang Manda, Bea Bell, eh magkakanaan po ito sa unahan. And then, alam nyo na, second choice ko po, yung running for second win sa Triple Crown, ito pong si Ghost, yung 2, entry number 2. Sa distansya, pabor sa kanya, tingin ko po, medyo lamang po ito sa distansya, sa haba. Yun nga lang, oh, pag may napabayaan po sa unahan dito, sa karera na to, at nagpermisan sila, kaya pong tumapos. Mas mahaba ang distansya, mas magaling po ang debandera. Para sa akin po yan. Ha?
So dito po sa race number 4, first choice po, 6 and 6A, authentication, added haha. Second choice po, entry number 2, ghost. So dito na tayo sa race number 5, mga bayang karalista, 7 runners po. Rating 5 placer po ito, a split placer. First choice po, entry number 2, You Never Know. So ito pong si You Never Know, nandito na po siya sa rating 5 nga po. Tingin ko po, may panalo po ito. Bumalik lang po yung condition nito, malaki po ang panalo niya. Ang second choice ko po dito, itong entry number 1 na si Metal Strength. Ito pong si Metal Strength, JC De La Cruz po ang papatong. Tingin ko po, may panalo po ito. Kasi ito po yung susunod sa unahan eh. May tulin po itong kabayo na to. So dito po sa race number 5, first choice po entry number 2, You Never Know. Second choice po entry number 1, Metal Strength. So dito na tayo sa race number 6, mga bayang karerista. 1,400 meters to. 16 to 21 ang ratings niya. Split din po yan. First choice po, entry number 7, Full Combat Order. Ito pong si Full Combat Order ang inam po ng panalo. 1.26 ata ang tinapos nito. So ang galing po ng tinapos ni Full Combat Order. Siya po ang aking first choice. Naglagay po ako ng second choice, 1 and 1A, Mami Kari and Hombre. Ito po kasing si Hombre, nung nakaraan, hindi po maganda ang naging dundag niyan. Di bandera, nasa likod. 9-9, hindi po naiwan. Parang naiwan po ata sa salida. Pero ngayon po, kung sakaling makakalabas po yan, mauna, tingin ko magandang laban po ang ibibigay ni Hombre. Tapos meron pong 1 na si Mami Kari. Alam niyo naman, may buti rin naman po yan. So dito po sa race number 6, first choice po, entry number 7, Full Combat Order. Second choice po, 1 and 1A, Karing Melody and Hombre. So dito na tayo sa race number 7, mga bayang karerista. 22 to 27 pong ratings. 9 runners po. First choice po, entry number 2, Cole Digger. John Alvin Gusi po ang papatong. Ang dami ko kasing matulin, kaya siya po ang ginawa kong pampremera. Kagaya po nung Brady's Cutie, Victorious Angel, High Society. Sama na rin po natin dyan si Chocolate Thunder, pati Success of Time. So si Cole Digger po, tingin ko, ang kupo sa kanya yung distansya. Kaya po siya ang aking second choice. Ang first choice. Ang second choice ko po dito, itong entry number 4 na si Brady's Cutie. Ito pong si Brady's Cutie, JD King Flores po ang papatong. Kung sakali po na hayaan po siyang mauna, tingin ko po, mananalo po ito kung sakaling makakuha po ito ng dalawang katawan, nakapermis. Malaki po ang panalo nito. Ang third choice ko po dito yung couple entering 3 and 3A, Mang Nano and Chocolate Thunder. Ito pong si Chocolate Thunder, alam naman natin mga bayang karerista, kaya pwede po itong tumutok agad ng tercero, segundo pwesto, or mauna. So tingin ko po, malaki po ang panalo nito. So dito po sa race number 7, first choice po, entry number 2, Cold Digger. Second choice po, entry number 4, Freddy's Cutie. Third choice po, 3 and 3A, Mang Nano and Chocolate Thunder. So dito na tayo sa race number 8, mga bayang karerista, 28 to 33, split. 7 runners po, 1,400 meters. First choice po, entry number 4, Batang Cabrera. Mainam po yung panalo nung nakaraan ni Batang Cabrera, mga bayang karerista. Malakas po ang kanyang tinalo. So tingin ko po, medyo lamang po siya sa champion dito. 1.25 medyo po ang tinatapos niyan. So, yun nga lang po, medyo 57 kilograms po. Baka mamaya maindalang po ng konti yung bigat. Ang second choice ko po dito, itong entry number 6, Basket of Gold. Ito pong si Basket of Gold, nung nanalo po yung easy way po ata, segundo, tercero o kwarto to, malapit na malapit. So, sa tingin ko po, maganda po ang itatakbo ngayon ni Basket of Gold at ang papatnubay po si JB Hernandez. Tingin ko may panalo po. Yan po ang pwedeng umapset kay Batang Cabrera. So dito po sa race number 8, first choice po, entry number 4, Batang Cabrera. Second choice po, entry number 6, Basket of Gold. So dito na po tayo sa last race po. Race number 9, 6 to 10 split, 1,400 meter race. First choice po, 10 runners po ito ha. First choice po, entry number 8, iikot lang. Matuling kabayo po ito. Tingin ko, nung nakaraan, medyo maganda naman ang pinakita. Pag ngayon po, nakauna po ito, pass your pater na po agad ito. Ang second choice ko po dito, itong entry number 4 na si Best Shot. Nung nakaraan na, metahan po ito si Best Shot. Medyo maganda na rin po ang tinakbo nito, ha?
para sa akin po, impressive po yung tinakbo ni Beshot noong nakaraan. Yun nga lang po, nametahan siya. Yun po ang napansin ko. Ang third choice ko po dito, yung napakababa sa laban, yung entry number 1. Paul is a roll. Oho, ito pong si Paul is a roll. Mataas po ang rating sa dating kinakalaban nito. Ngayon po, nasa rating 6 to 10 na siya. Nakababa po siya. Eh, alam nyo na, may inam po yung kabahe niya. Tingin ko po, may panalo po yan. Dito po sa race number 9, first choice po, entry number 8, iikot lang. Second choice po, entry number 4, best shot. Third choice po, entry number 1, Paul is a roll. So mga bayang karirista, magsha-shoutout lang po tayo. Shoutout lang po natin si Mr. Oliver Cainta, Rudy Red, Batang Blumentritt, mga Batang Blumentritt, Oscar Sabile, Ilog Garais, Mako Nadonga, Cesar Garais, Edgar Do, Edgy Ivina, Jomar Martin, Ronahan at Martin FR ng Tondo, Manila. Happy Fiesta po sa batang sa mga batang katugat, Barangay 740 from Tagawad, Manny Roque. At shoutout din po kay Mr. Danilo de la Vega at Leo de la Vega. Sa mga bayang karerista, nakakayaman po sabihin, may mga tao pong pumatok at naniguro ng kabaya ko, lalo na po si Tiposi, nung tumakbo. Tapos nabalitaan ko, di pala yun ang tayangin. Nakakaya. Opo, nakakaya. Ako po mismo may-ari, sinabi ko naman sa inyo, kalaban po niyan numero. Hindi po talaga tumatakbo sa balya si Tiposi, sa gitna at labas. Alam po nung dating trainer yan na si Chito Santos. So sa labas po talaga dapat, alam ko orgabyado agad. So wala po tayong naipanalo, talagang bibigat naman ang laban. Yun nga lang mo, talagang try natin na manalo, hindi po kaya. Lalo na po si Bonnie Avenue, nasa numero 2 din pala. Then nasaran pa, so talo po talaga. Aminado tayo, Doña Chichay, pinatesting ko, kung makikita nyo, nandudun na may bilis. Kaya naman, talagang kulang pa rin po si kabayo. Na sana o, makumpleto yung kabayo na yan. Ring a bell, nakita nyo naman, labas na labas. Talagang wala rin naman panalo. Talagang ganun po ang karera. Lalo na po yung last race, nakita nyo naman si Great Connection. Talagang pinatesting ko. Kasi kung may mananalo, tumaya po ko, segundo yun. Eh, talo po talaga. Yung limang kabayo ko nagsitakbo, aminado tayo na malalakas po ang laban nila. So mga bayang karirista, eto lang po. May listahan po ako dito. Kasi napansin ko, may nagmamagaling, minamagaling yung kabayo ko. Kung kursunada niyo po, bilhin niyo po yan. Ngayon, lahat po ng kabayo ko, negotiable po. Babanggitin ko na po yung presyo ngayon. Para pag pumunta po kayo dun sa kwadra namin, puntahan niyo po. Kung sino man po yung gustong bumili sa mga kabayo ko, puntahan niyo po dun sa kwadra. Then, makipag-usap po kayo sa trainer ko. Bibigay po yan. Lalo na po si Tiposi. Binibenta ko po si Tiposi. 250,000. Negotiable po yan, mga bayang karerista. Rating 6 na po yan si Tiposi. Sasama ko po yung Mortigon, yung Labangan. Lahat po ng gamit ni Tiposi, isasama ko pong ibebenta yan. Lalo na po yung marami yung sumiguro dyan. Tapos, masasabihan ka pa. Ito, ayaw ko magmura. Lalo na meron, no? Wag ko kayo mag-alala. Pupunta po ako ng papa cybercrime ko. Malaman ko lang address mo. Malaman ko lang kung saan ka nakatira. Huwag kang mag-alala. May connection naman tayo. At gagawin ko lahat ng makakaya ko. Matrace lang kita kung sino ka talaga. Ayan po ha. Si Tiposi for sale po yan. Rating 6, 250,000 negotiable. Kasi sa bakit po ganyan ang presyo? Unang-una, syempre, inalagaan po yan ang matagal. Maayos po yan eh. Di lang talaga tumatakbo sa balya. Ngayon, no, si Tiposi naman, no, ngayon, no, okay, tumawag po ako sa trainer. Kung sinabi ko, i-dispose niya na lahat yan. Sabi niya, sige Boss Jess, papuntahin mo rito. Kung sino yung mga gustong bumili, yan po, unang-una si Tiposi, rating 6, 250,000. Rain, rain, go away, rating 6, 250,000. Negotiable po yan. Ring a bell, 350,000, rating 8. Shining Angel, 350,000, rating 10. Ngayon, kung gusto niyo po ng bundle, sample ko lang, ha, Tiposi Ringabel or Tiposi Shining Angel, bibigay ko po sa inyo yan. Kahit po kalahating milyon, ibibigay ko po yan. Rain Rain Go Away, Shining Angel, Rain Rain Go Away, Ringabel, bibigay ko rin po yan ng kalahating milyon. Pero kung ang gusto niyo po is Ringabel at Shining Angel, ibibigay ko po yan na 600,000. Pero pumunta po kayo sa kwadra, kung talagang bibili at minamagaling niyo yung kabayo ko, alam niyo naman, mas magaling pa kayo sa may-ari, pumunta po kayo doon at for sale po yan. Huwag po kayo mag-alala. Entertaining po kayo kung sino man pong horse owner yan, kung sino man pong mga
nangangarera yan, eh, for sale po yan sa mga gustong bumili, bilhin nyo na ho. Kaysa mapunta pa ho sa iba, nagmamagaling, eh, mahirap na. Tapos tumaya pala sa ibang kabayo. In short, tinatrap po kayo ng mga ibang vlogger. Yan po yan. Yan po. Nalaman ko lang po kanina, iba pala ang taya. Napakasakit. Sisirain yung ako. Pero ang tip ko naman sa inyo, sinasabi ko, ganun po talaga ang karera. Walang nagsasabi ng totoo. Ako, nagsasabi ako sa kabayo ko. Pero sa susunod, magsisinungaling na rin ako, huhulihin ko sila. Kung wala akong gustong bumili ng kabayo ko, okay lang, tatakbo pa naman yan. Pero lahat po yan for sale. Great connection po, ang asking ko, nasa rating 11 na po yan, is 450,000. Negotiable po yan, may nagchat-chat sa akin noong nakaraan, kung magkano, ganito, ganon, ganyan. So, alam naman. O not, alam mo na. Ayan po, may presyo na ako. Itong Bonnie Avenue po, rating 9. Panghanap buhay, kalahating milyon ko po binibenta yan. Negotiable din po yan, mga bayang karerista. Hills Magic po, 300,000, 22 to 27 po ang ratings niya. Nasa 27 po. Nung nakaraan, nasuspindi po yan. Eh. So, isang buwan. Patapos na po yung suspension niya sa 26. So, ayan po, makakatakbo na rin yan. 300,000 ko lang binibenta yan. So, yun po, puntahan nyo sa Quadra, makita nyo, malaman nyo, nasa sa inyo po yan. Doña Chichay po, 600,000 ko po binibenta, rating 14. So, yung mga nagmamagaling dyan, na alam nila na mainam po yung kabayo na yan, mga mainam, lahat po yan for sale. Ito po, sinulat po. At paglabas po ng YouTube ko, nakalagay na rin po yung presyo niyan. So, negotiable po lahat yan. Nasa sa inyo po yan, kung gusto nyo po bilhin, so tingin nyo, mabuti, mapapakinabangan nyo, good. So, be it. Mas magaling pala kayo sa trainer ko at saka sa akin. So, mas gusto ko, mas mapakinabangan nyo po yan, mga bayang karerista. So, re-remind ko lang po kayo, mga bayang karerista. Ha? Maraming tao mapagkunwari. Pag tumaya, iba pala ang taya. Marami po niyan. Wala po akong kinakalaban, wala po akong ano. Pero totoo yan. Wala akong taong totoo pagdating po sa karera. So, alam niyo na, dala po tayo ng tubig, payong, nag-uulan. So, ito po. Darating na linggo, triple crown po yan. Ang sarap po manood. Kaya lang, nakakainis kasi maraming masyadong magaling. So, mga bayang karerista, ha? Payday pa rin po ngayon, ha? Iwasan po natin tumaya ng malaki at alam nyo na, unahin po natin ang pamilya. At Sunday po is Father's Day. So, happy Father's Day po sa inyong lahat, mga bayang karerista.